3, 2, 1. Hello mga ka-review, good day. Once again, nandito tayo sa Zahir Hammock BSLPT channel na kung saan ngayon sumulat ako ng mga notes na possible na lalabas no sa Gen Ed at saka sa Soksay. So ito ngayon, tingnan natin tsaka pag-aralan natin kasi ito talagang possible na lalabas. So umpisa na tayo sa mga teoryang pinagmula ng wika. Lapit lang natin para masyadong clear sa inyong mga mata at saka kumuha na rin kayo ng mga band paper at saka ballpen or pencil so that you can shut down also sa mga importante. Mga teorya na pinagmula ng wika. Bawaw, ito ay sa kalikasan at hayop. Dingdong, ito naman ay sa bagay, galing daw sa bagay, mga bagay. Pupu, masidhing damdamin, di ba? Masidhing damdamin. Yoheyo, puwersang pisikal. Yoheyo, puwersang pisikal. Ito yung mga naalala ko lang ha. Okay, dito naman tayo sa Filipino poets and pen names. Okay, ito yung mga manunulat, no? Mga poetress na mga Pinoy. Bienvenido Santos, American Culture in Writing. Daniel Defoe, Robinson Crusoe, novel ito, no? Novel. Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Edilberto Tiempo, made by Kreislauter. Yan. That has been made, translated many times. Translated many times itong kay Edilberto Tiempo. Ernest Hemingway, Ring Ladner Jr. Jose Garcia Villa, ito yung coma poet. Kasi sabi nga, yung mga sinusulat niya, maraming mga koma or kama. Kaya tinawag siyang kama poet. Miguel de Cervantes or Escalante. Masterpiece. Yan. Kay Nick Joaquin, Quijano de Manila. Basta nakikita ninyo sa tanong na Quijano de Manila, walang ibang sagot yan. Automatic yan. Kay Nick Joaquin. Ano pa tayo? Okay, ito. Palaging lumalabas ito. Samuel Langhorne Clemens or Samuel Clemens. Mark Twain. Mark Twain, Samuel Clemens. Adventure of the Tom Sawyer. Adventure of Huck Ever Fan. The best novel ni Samuel Clemens or Mark Twain. Ito naman tayo sa Sangay ng Mga Barilala. Ayan, ito Pilipino naman ito. Sangay ng mga barilala na tumatalakay sa mga sistemang pangkakaayos-ayos ng mga salita sa pagbuo ng mga barilala at pangungusap. Ito ay tinatawag na syntax, syntaxis or palaugnayan. Ayan. Next tayo. Pen names ng mga Pilipino protagonist or propagandist. Okay. Pag nakita ninyo, ano ang pen name ni Andres Bonifacio? Agapito Bagumbayan or May Pag-asa. Antonio Luna, Taga-Ilog. Yan. Emilio Aguinaldo, Magdalo. Pen names ni Emilio Aguinaldo, Magdalo. Emilio Jacinto, Dimas Ilaw or Tingkian. Emilio Jacinto, Dimas Ilaw or Tingkian. Sino si Emilio Jacinto? Ang sumulat ng kartilya ng Katipunan. At siya rin ang sinasabing utak ng Katipunan. Ngunit pag sinasabi namang utak ng himagsikan, ito ay si Apolinario Mabini. Sunod, Graciano Lopez Haina, Jigo Laura. Si Graciano Lopez Haina, siya rin ang kasama ni Del Pilar at saka ni Rizal ng kanilang La Solidaridad na kung saan ang layunin ng kanilang La Solidaridad ay ang Pilipinas to become the Spanish of Spain, to become province of Spain. Okay?
Jose Maria Panganiban, Jumapa ang pin names niya. Jose Rizal, Dimas Ilang, Laong Laan. Juan Luna Buan, Juan Luna Buan. Ito na si Marcelo H. Del Pilar, Plaridel, Dolores Manapat, Piping Dilat. Okay. Plaridel, Dolores Manapat, Piping Dilat, si Marcelo Del Pilar. Mariano Ponce, Tikbalang, Naning, Satanas, Kalipulako. Yan yung mga possible na naalala ko na lalabas. No? Kaya pag-aralan nyo rin naman yung iba. May mga iba naman dyan na gumagawa ng mas marami pa dito. Ngunit ito talaga possible na lalabas sa gen ed at saka sa social science. Okay, dito tayo sa mga walang uri ng pangungusap. Okay, ito. Walang uri ng pangungusap. Existential, mayroon o wala. Ayan na, ganun lang. Mayroon o wala. Modal, nais, pwede, maaari, gusto ko matulog. Ganyan. Halimbawa yan. Panlipunan, pagbati, pagbibigay galang. Ito, yan yung panglipunan. Sagot lamang, talaga, oo. Okay. Sambitla, masidhing damdamin. Aray! Ayan, may temporal. Ano yung temporal? Temporal. Panandali ang kalagayan o panahon. Ayan. So yan yung mga uri ng pangusap, no? Walang paksa. Kayarian. Ito. Kayarian. Payak, isang kaisipan. Tambalan, dalawang kaisipan. Hugnayan, madalas nagsimula sa kung, dahil sa. Kasi ito ay hinuhugnay. Langkapan, mahabang pangungusap. Ayan, isusulat nilang yan. Payak, isang kaisipan. Tambalan, dalawang sugnay o di makapag-iisa. Hugnayan, madalas nagsisimula sa kung o hinihuhugnay. Dahil sa, yan, langkapan, mahabang pangungusap. Next, mga uri ng kwento. Ito, maraming nagkakagulo dito. Pag sinasabing pabula, yan ay kwento ng hayop or fables. Pag sinasabi namang parables or parabola, ito ay tungkol sa Biblia. Anecdota or anecdote, tunay na buhay. Mythologia or methodology, myth, myth. Diyos or diyosa, yan. Pinagmulan ng mga Diyos at Diyos. Marami itong mga mitolohiya sa Egypt. Okay, aspito ng pandiwa. Perfectibo, imperfectibo, at contemplativo. Pag sinasabing perfectibo, halimbawa, tumakbo, tumatakbo, yan, tatakbo. Ito ay mga aspeto ng pandiwa. Perfectibo, imperfectibo, at contemplativo. Yan. Sa Pilipino yan, ha? Kaantasan ng pang-uri. Adjective naman tayo. Lantay, walang pinaghahambingan. Pahambing, inihahalin tulad kasi pahambing na nga eh. Pasokdol, nangingibabaw. Yan, pinakamataas. Yan ang pasokdol. So, kaantasan ng pang-uri or adjective. Lantay, pahambing, pasokdol. Sulat na lang yan. Intindihin niyo yan. Mga basic lang yan. Walang pinaghahambingan, lantay, automatic yan. Pag sinasabing inihalin tulad, so pahambing, kasi may kahalin tulad siya, so kaya pahambing. Nangingibabaw, pinakamataas or pasokdol. Okay, gets mo? Ganun lang yan. Mga ore ng tula, patula, moro-moro. Pasalaysay, ipiko, awit o korido. Yan lang. Dalawa lang. Moro-moro, or patula, salaysay, ipiko, halimbawa, awit, at saka korehido. Korehidor, korido. Mga awiting bayan, ito. Dalit or himno, pagsamba sa anito o panglihan. Kasi noong unang panahon, hindi naman wala pang ibang gaanong mga kanta. Kaya, may mga kanta sila sa pagsamba ng kanilang mga anito o mga diyos-diyosan. Ang tinatawag na dalit at himno. Awit sa kasal, Jonah. Patay, si patay. Pupunta ka sa patay. Dudungaw ka doon sa may patay. Yan ang dungaw, ang awit ng patay. Paggawa, kalusan. Tagumpay sa pandigma. Ah, kumintang yan. May
Ano ito sa Ilocano eh? Kumintang. Next. Pag-ibig ha. May kanta yan sa Bisaya. Ning kundiman. Diba? Pagpapatulog ng bata. Uyay. Pagsasagwan. Diba? Suliranin. Nagsasagwan ka sa buhay. Kaya suliranin. Pagsasagwan. Pamamangka. Talindaw. Ayan. Ulitin natin ha. Pero bilis-bilisan natin. Mga awiting bayan. Dalit, himno. Juna, kasal. Dungaw, patay. Kalusan, paggawa. Kumintang, tagumpay. Awit ng kundiman, pag-ibig. Uyai, pagpapatulog ng bata. Suliranin, pagsasagwan. Talindaw, pamamangka. Pagbabagong morponomiko. Asimilasyon, parsyal. Okay, ganap. Or panukli. May angkop. Wikain mo. Kamo. Ito yung mga pagbabagong morponomiko. Wikain mo. Kamo. May sudlong. Pagdaragdag ng ponema. Muntik. Muntikan. Ayan. Muntik. Muntikan. Next. Mitatesis. Linipad. Nilipad. Ayan. Pagkakaltas ng ponemo. Takipan. Takpan. Pagpapalit ng ponema. Madapat. Marapat. Madapat, marapat. Tingnan nyo yung mga biglang umibaha. Pagpapalit, paglilipat diin, laruan. Laruan. Okay, di ba? Playground. Yung isa, toy. Yan. Mga uri ng panghalip, not pronouns. Ito, Pilipino, halos Pilipino dito tayo ngayon, ha? Mga uri ng panghalip o pronouns. Panghalip na panao, personal pronouns. English yan. Pamatlig, demonstrative pronoun. Example, ito, this, and etc. Panaklaw, indefinite, all, anyone. Patulad, ganito, ganyan. Patulad, kasi nagtutulad ka. Pananong, interrogative. Sino, when, etc. Ganyan, sino, pananong yan, when. WH questions, in short. Pamatlig, relative pronoun, daw, umano, which, who. Ayan, meron din, WH question, which, who. Mga akda na may impluensya sa mundo. Ayan. Aklat ng mga araw. Sinong sumulat yan? Galing sa China yan. By Confucius. Aklat ng mga araw. Aklat ng mga patay. Egypt. Myth. By Osiris. Awit ni Rolando. France. Ayan. Biblia. Palestino at saka Greece. Canterbury Tales, American. Ito, sikat ito. Pag sinasabi na nakita niyo sa tanong, Canterbury Tales, kay Chaucer yan. Galing sa Amerika yan. Divine Comedia, Italy. By Dante. Kay Dante yan, sa Divine Comedia. El Cid Compiador, Katangian at History ng Spain. Iliad at saka Odyssey, ito rin, possible lalabas. Myth of Greece, made by Homer. Iliad at Odyssey. Isang libot isang gabi, ugali sa Arabia at Persia. Isang libot isang gabi, ugali sa Arabia at Persia. Quran, ayan. Arabia yan, galing sa Arabia, Muslim Bible. Marabata, Amaha, Mahabrata, India. Ito, Uncle Tom's Cabin, about the slaves to become, ito rin ha, ito yung pinagkuna ng nobela ni Rizal, Uncle Tom's Cabin, about become the basis of democracy. Yan. Ito ay nung sumulat siya ng No Limit Tanghere. By the way, huwag niyong kalimutan pag nakita niyo sino yung savior. Kasi wala ng pera si Rizal when he was in, nung sumulat siya ng No Limit Tanghere. Inspired kay Uncle Tom's Cabin. Kaya he was saved by a person named nakalimutan ko, Maximo Viola. Okay? Pag nung sumulat naman siya ng El Filibusterismo, ang kanyaring savior ay si Valentin Ventura. Ang El Filibusterismo ay sa Ghent, Belgium. At yung ano naman, No Limit Hungary sa Germany. Yan, okay na. At saka, huwag nyo rin kalimutan ha, yung aso ni Rizal na si Usman. Ako, baka lalabas yun. Kanyang nanay. Yung mga sinulat ni Rizal.
yung la primera inspirasyon para sa kanyang ina. Yan, huwag niyo yung kalimutan. Yung sinulat niya sa UST, yung to the brave women of Malabon. Okay? Yun, huwag niyo kalimutan. So, patuloy natin dito tayo sa mga Filipino major general education, Filipino, Filipino major at saka social science. Mga uri ng panitikan. Yan. Mga uri ng panitikan. Tuluyan, binubuo ng mga pangungusap. Yan. Lapit ko natin para medyo malaki. Okay, nobela. Ito ay binubuo ng mga kabanata. Dula. Pagtatanghal sa entablado. Yan. Mga dulang panlibangan. Tibag. Santa Elena. Lagay. Pilarenos ng Sursogon. Panunuluyan. Pagtatanghal bago mag-alas 12. Nang gabi ng Kapaskuhan. Ito ay tinatawag na panunuluyan, pagtatanghal bago mag-alas 12 ng gabi ng Kapaskuhan. So mga dulang panlibangan, panunuluyan, panubol, parangal sa mga sa may kaarawan, karilyo, ala puppet show, korido, itong korido, katapangan, kabayanihan, kababalaghan, pananampalataya. Sarsuela, musikal tungkol sa pag-ibig, paghihiganti, at iba pa. Mga masidhing damdamin. Ito ay sarsuela. Alamat, asigurado ako. Basta alamat, pinagmulan yan ang alamat ng pinya. Yan. Anekdota, ugali, may mabuting aral. Anekdota yan. Okay, patula, may sukat, may pantig, tugma, taludtod, saknong, tulang, pasalaysay, mga mahahabang tago o pangyayari sa buhay. Yan. Ipiko, kabayanihan at kababalaghan. Ipiko, ang biag ni Lamang. Okay. O, bidasari. And then, bidasari. Parang saber, muro, ubiag ni Lamang. Ayan, no? Sasabi ko lang. Ilocos, Maragtas. Ayan. Lagdan hari sa bukid, Bisaya, kumintang sa Tagalog. Dagoy at sudsud sa Tagbandwa, tatuang sa Bagubo. Awit o korido, makaharian. Tula ng damdamin o liriko. Liriki naman. Own feelings. Ay, nako, nagkamali. Ayan. Mga tulang liriko, awiting bayan, yan, kalungkutan, o elehiya, yumao, dalit, pagpupuri na Diyos, pastoral, buhay sa bukid, uda, papuri, tulang dula o pangtanghalan, kumidya, melodrama, trahedya, death of main character, trahedya, death of main character na trahedya. Parsa, mga pangyayaring nakakatawa. Sineth, sinete, kasi Tagalog, karaniwang pag-uugali ng tao, upuok. Tulang patnigan, karagatan, alamat ng singsing. Halimbawa dito ay ang alamat ng singsing na naihulog niya sa dagat sa hangaring mapangasawa ang kasintahang mahirap. Ayan. Duplo, paligsahan ng husay sa pagtula. Balagtasan, pumalit sa duplo. Okay. Husayan, paligsahan ng husay sa pagtutula. Itong ay pinalitan. Duplo ang unang tawag dito. Ngayon, pinalitan ito at tinawag ng balagtasan. Magaling kayo sa balagtasan during your high school life. High school life. High school life. Figure of speech or tayutay. Pag-uugnay o paghahambing. Simile, ito ha. Ito, tandaan ninyo. Simile at saka metaphor. Pagtutulad, mayroong pangatig. Like as. Ayan, simile yan. Metaphor, pagwangis, walang pangatig. Alusyon, iba't ibang aspekto ng buhay ng tao. Metonymy,
Pagpapalit tawag. Sinikdot. Okay, pagbanggit ng isa upang tukuin ang kabuuhan. Halimbawa, dalawang bibig ang umasa kay Romeo. Yan, sinikdot yan. Sinikdot yan. Paglarawan, hyperbole. Pagmamalabis, alam nyo na yan. Apostrophe, pakikipag-usap sa hindi buhay. Yan. O malayong tao. Makikipag-usap ka sa halimbawa ito, ulan. Yan ay tinatawag na apostrophe. Exclamation or pagdamdam. Yan, may strong feelings yan. Paradox, malayo at mahirap, malapit pa rin. Ayan. Oxymoron, pagtatambis with extra words. Ayan. Personification, pag sa tao yan. Yung halimbawa, si Mike Enriquez, personification. Magandang gabi po. Excuse me po. Ayan, Mike Enriquez yan. Huwag niyong kalimutan, personification or pagsasatao yan. Ornomatopeya, tunog ang paksa. Yung ma-twinkle, twinkle, twinkle. Ornomatopeya yan. Alliteration or pag-uulit. Repeat the first word, last word ito. Dinggin mo ang Diyos na dinadakila. Ayan. Yan ay alliteration. Pag-uulit. Halimbawa, the first letter, the first word was... inuulit, dinggin mo, D, letter D, ang Diyos na dinadakila. Dinggin, dinadakila. Yan, repetition. Repetition o praise. Tama, tama. Inuulit ba yung praise niya? Tama, tama. Ito yung mga iba pang tayutay na ginagamit sa tula. Alliteration, unang titik o pantig ay pare-pareho. Na diplosis, paggamit ng salita sa unahan at hulihan. Paggamit ng salita sa unahan at hulihan. Okay, yan. Yan, pag-uyam, hindi masyadong kabisado itong iba. Basahin nyo na lang yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Na diplosis, epipora, pag-uyam, sarcasm, litotes, taludtod, linya ng tula. Ito, alam ko ito. Okay, unfamiliar part of speech. Okay, dito tayo sa part of speech. English naman tayo. Okay, paano lang tayo? Mix-mix na tayo. Mix general education, Filipino, English, at saka may social science. Okay, yan o. Preposition, mga halimbawa. On, under, off, by, near, for, since. Ayan. Pag sinasabing... Ayan. Pag sinasabi naman conjunction, ayan yung mga halimbawa. Ayan. Para, for, at, on, or, nor, or, pero. Interjection with exclamation point. Oh! Yehey! Ito yon. Articles, a, an, at the. Opinion, size, age, color. Classification of poem. Ballad, narrative. Ayan. Ano ang ballad? Narrative. Less folk. Folktale. Black verse with meter but no rhyme. Dramatic monologue. Monologue. Dramatic. Written in form of speech for individual character. Ayan. Written in form of speech for individual character. Dramatic. Elegy. Death of individual. Epic. Tells a story about the heroic figure. Yan. Epico or epic. Theology, message of the dead. Free verse without meter. Ah, ito. Lumalabas ito. Haiku. Pag sinasabing haiku, this is a Japanese poem na kung saan ito ay may 3 lines, 17 syllables. 5, 7, 5. 3 lines and 17 syllables, tandaan nyo yan, haiku, lalabas talaga yan, possible na lalabas yan. Ideal, peace, idealized country scene, lyrics, narrative, tells the story. Ayan. Ode, ito rin, oh, sonnet, oh, lumalabas ito last October exam. Lyric poem consists of 14 lines, lyric poem contains of 14 lines, sonnet yan. Pastoral,
rural life in peaceful and romanticized way, pastoral. Ode or ode, typical serious meditative nature type of lyrics. Yeah. Ah, ito, tanka, lumalabas din ito. Tanka, yung isa, yung haiku, o three lines with 17 syllables. Yan, haiku yan, haiku. Hindi niya makikita. Haiku. Saan yan? Wala si haiku. Yan, number 8. Haiku. 575 or three lines, 17 syllables. Punta tayo dito. Meron itong halos magkabit. Tanka, still Japanese poem. Yung isa, three lines. Itong tanka, five lines with 31 syllables. Yung haiku, three lines, 17 syllables. Itong tanka, five lines, 17 syllables. Yan, ito lumalabas ito last October exam. Kaya huwag niyong kalimutan yan, ha? Ah, dito na tayo. Philippine Constitution. Let's natin. Philippine Constitution. Hindi naman masyado nakikita. Okay. Philippine Constitution. Dito tayo. Biak na bato. Okay, that is the first republic na kung saan ang Spaniards ay nagbabayad ng 200,000, okay, para isurrender na tayo, nila tayo. Pero ang totoo, ibininta tayo. Yon yung na-monitor ni Felipe Agoncillo, yung ating diplomat na hindi pinapasok sa kanilang kasunduan sa Paris. Rights of Soldier, Malolos Constitution. Okay, 1935 Constitution, adapt from the American Constitution. Noong 1943, yan, Jose P. Laurel, pangatlo yung republic, ha? Japan invades but give freedom to the Philippine rule. Jose P. Laurel yan, kaya si President Jose P. Laurel, senior ito eh, kasi may junior. Jose P. Laurel, senior, okay? Yan. Ayan, no? So, nating kalimutan na noong 1943, itong si Jose P. Laurel, no? Yan, 1943, Constitution. Japan invades again the Philippines. Okay? Okay, yan. So, noong 1973, Constitution, Ferdinand Marcos, nag-declared siya ng martial law, maximum of 60 days, ngunit naging 20 years. Yung kanyang declaration 1081, kung hindi ako nagkakamali, at saka huwag niyo rin kalilimutan. Yung kanyang pag-declared, kasi last October, sa naalala ko, lumabas ito. Lumabas sa exam, ayan. Okay. Ngunit, mayroon din tayong 1987 Constitution, which is contains of 18 articles. Pastor woman ito ay Cecilia Muñoz Palma. Ito, wag natin kalimutan yung saging chairman ng 1987 Constitution. Itong si Palma. Okay, noong February 2, 1987. Okay, Bill of Rights also contains for the criminals na kung saan pag wala hindi nakakapag-afford, binibigyan. Ayan, dito rin. Dito may lang yung jus sanguine o by blood. Jus soli by place. Jus sanguine by blood. Okay, ito rin. Types of governments. Communist, state plan, and controlled economy. Ito ay control nila. Monopoly nila. Monopoly ng isang state. Ito ay halimbawa nito ay ang halimbawa dyan ay ang China. Yan, halimbawa dyan, China. Parliamentary, majority of the people voted. Republican, power comes from the people. We, as the Republic of the Philippines. Ito, maganda pag na-memorize nyo ito. Philippine President. Una, Aguinaldo, Quezon, Laurel. Ayan. Osminia, Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia. Yan. Yung M isa, Macapagal,
Marcos Aquino, Ramos, Estrada, Arroyo, Aquino, Duterte, may BBM na ito. Duterte. Duterte Mar. Oh, Akela Oroski Magar. Yan. Yan lang yun, oh. Aquino, Aguinaldo, Quezon, Laurel, Osmeña, Rujas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, Marcos, Aquino, Ramos, Estrada, Arroyo, Aquino, Duterte, Marcos. Okay? Ano mo yan? Yan. Association of Southeast Asian Nation. Ito yung mga member. Myanmar, Cambodia, Laos, Brunei, Philippines, Singapore, Thailand, Indonesia, Vietnam, Malaysia. Pag ang tanong dito, who is not member of the Association of Southeast Asian Nation? Ang sagot dyan, pag mayroong except China, minsan nilalagay na China, Belt Trade Act, Kyoto Protocol, which forms global warming, Rio de Janeiro Convention, Environment and Sustainable Development, which is being fight the global warming, decrease greenhouse gases, ang sagot dyan, Kyoto Protocol. Okay? Election, Bonifacio elected as Director Interior sa Tejeros Convention. Si Bonifacio, instead na siya yung Supremo, dapat siya yung Presidente, si Aguinaldo yung naging Presidente. Ang nangyari sa kanya, siya na lang ini-appoint siya ni Aguinaldo para magiging Director Interior. Kaya sabi ni Bonifacio, bilang Supremo ng Katipunan, ipinawalang bisa niya ang halalang nagaganap. Kasi talo siya lahat eh. Lahat ng posisyon, talo siya nung inominate siya. Treaty of General Relation, yan, recognition of U.S. to the Philippines freedom. Underworld Simons Act, full free trade. Ito, Pine Aldrich, partial. Ito yung tandaan nyo, pag sinasabing Pine Aldrich, ito lang, ibubold natin. Letter P, oh, Pine. O, tsaka ito, partial, oh. Pine, letter P, parehos lang letter P, ano. Okay. Fine. Yung Underworld Simons Act, full free trade. Missionary, ito rin. Lumabas nung October exam. Huwag natin kalimutan. Missionaries and Expeditions. Okay. AFGDRB. Meron itong B. Verse 6. Nagyan itong B. Benedex. Yan. Kasi ang una dyan is Agustinian followed by Franciscan, Jesuits, Dominicans, to mga ano ito, mayayaman. Recolitos, most skilled schools, Benedict yung kaya mayroon siyang FGDRB, Benedict, martyr priest. Okay. Burgos. Sino nagpapatay sa tatlong paring martyr? Si Governor General Izquierdo. Youngest mastermind of secularization, si Burgos. Oldest like sabong. And ito, nahilig sabong si Gomez. Tren. Okay, yan. Ayan sila. Ito rin, Homo habilis, man of steel, big head. Okay, science naman ito. Homo erectus, man who discovered fire. Homo sapiens, thinking man can produce materials. Homo sapiens, sapiens, or modernong homo sapiens, tayo yan. Ikaw yan. Homo sapiens ka. Ito yung evolution, no? According to Charles Darwin, in his book on the origin of species by means of natural selection in 1858. Yan yung sinulat ni Charles Darwin, evolution. Huwag niyong kalimutan yan. Possible lalabas yan. Evolution. Or this one, the descent of man. Kaya Charles Darwin pa rin yan. Unfamiliar branches of biology. Sayang sa tayo, ha? Unfamiliar branches of biology. Yan.
Okay. Parang ano? Ayan. Unfamiliar. Anatomy, inner organs, entomology, insects, biochemistry, chemical patterns of animals, ecology, living things bite each other in the environment, embryology, development patterns from zygote birth, embryology, genetics, ito, heredity, ito, huh? Mycology, fungi, genetics, heredity, herpetology, reptiles and amphibians, histology, plants and animal tissues, morphology, phenotype, appearance. Actually, hindi naman lahat lalabas, kaya pag-aralan nyo lang at saka ilagay sa dibdib. Ornithology, birds, paleontology, fossils. Itong paleontology, huwag nyo kalimutan, baka lalabas ito. Fossils of animals and plants, paleontologist. Ano, paleontology? Paleontology is the person who studied. Kasi pag may gist, halimbawa, ornithologist, yung Y, napalitan ng I, at saka may S, at saka T, the person who study the fossils and animals and plants, paleontologist ang tawag sa kanila. Physiology, function of tissues and organ system. Taxonomy, classifications of living organisms. Okay. Ito na, dito tayo sa mga father-father. Father-father-father. Okay? Okay, ito ang mga proponents. Linnaeus. Carolus Linnaeus, father of taxonomy. Robert Hooke, term, cells, cellulae. Okay. Otto von Leeuwenhoek, the person who observed them. Micros, palititin natin to. Yan. A person who observed. Person who observed microscopic organism. Robert Hooke discovered the nucleus. Robert Brown. Matthias Sweden. He is a botanist. Theodore. Zoologist. Found all plants consist of cells. Ertzpeer. Ito, maganda to. Layo natin ito. Si maganda ito eh. Yan. Yan. Yung mga layer-layer yan. At gaseous, pardon. This is a gaseous sphere protection from the meteors. Atmosphere. Yan, atmosphere. Yan dito, troposphere. Sunod sa atin, stratosphere. Next, mesosphere. Thermosphere. Exosphere. Hydrosphere, water. Lithosphere, ocean and continental crust. Lithosphere, ocean and oceanic and continental crust. Biosphere, all forms in Earth. Cryosphere, ice. Anthrosphere, ancestors. Anthrosphere, ancestors. Planets under sequence. Okay. Sun. Nauna talaga ang sun eh. Sun. 99.86% solar system believed was formed in 46 billion years ago. Sun is responsible for weather and climate. Koda, yan yung sa sun or sa araw. Mercury, named after the Roman god. No satellite and atmosphere discovered by Mariner 10. Venus, goddess of love and beauty, discovered by Mariner 2. Perfect sphere, sister planet of Earth. Earth, dito tayo nakatira. Mars, god of war, red planet, discovered ng Mariner 9. Jupiter, the gas giant, fastest rotating planet, 10 hours less. Okay, ang bilis nitong mag-rotate, no? Has great red spot, huge storm for 350 years. Saturn, god of agriculture, made mostly of hydrogen. Next, Uranus,
Frederick William Herschel yung naka-discover. Sky and ice giant. Third largest planet. Okay, dito tayo. Maganda to. Tapos na tayo sa planet-planet. Highway 54, the old name of EDSA during the World War II. Ano ba yung EDSA? Meaning ng EDSA? Epifanio de los Santos Avenue. Epifanio de los Santos Avenue, the man of many talents. Trisomy 21, also known as Down syndrome. Kumintang, Filipinos would sing this in preparation for the war battle. Kumintang, Filipinos would sing this song in preparation for war battle. Okay? In ventre samere, the right of the unborn child is the right, the same as the right of the individual. Ibig sabihin, hindi pa nga siya nailuwa, nailuwal ng kanyang ina, same yung kanyang rights at saka yung rights natin become an individual. Pen name of Samuel Clemens, Mark Twain's, bumalik na ito, ito, heroic couplet, the last two lines in the sonnet, the last two lines in the sonnet, tinatawag yung heroic couplet. Sergio Osmeña, the first appointed head of the Department of Education during the Commonwealth. Philippine Normal University or PNU, established by the Americans in 1901. Animal cells do not produce cell wall. Bosteropedon, okay? Bosteropedon, ancient Greek form of writings. Nitrogen, the most abundant gas in the atmosphere. Their skin, the body's largest organ. Chivalric education, also known as social discipline. Chivalric education. Socratic method, teachers ask questions to try to get the students to clarify and rethink their own ideas. So that is a Socratic method. So to clarify and rethink their own ideas. Huwag nyo nang memorize lahat. Yun lang pinaka-importante. Saracenic education. This education is training for the scientific thinking. Saracenic. Verbatim. Word for word. Verbatim. Word for word. Social justice. The very foundation of genuine peace and reconciliation. Pag may reconciliation, may peace, mayroon tayong social justice. National Treasury. Provides the funds to support the air quality management of the Philippines. Ang tanong dito, this provides the funds for the support of the air quality of management in the Philippines. Ang sagot dyan, National Treasury. Kauna-una ang manlimbag na Pilipino, Tomas Pinpin. Tinaguri ang ama ng pahayagang Tagalog, Pascual Pablete. Ama na tinaguri ang pahayagang Tagalog, Pascual Pablete. A byproduct of photosynthesis, oxygen. Universal solvent, walang iba dyan, water. This is a universal solvent, water. Contains of two autosomes and one chromosomes, gametes in human. Utak ng himagsikan, ito na sinasabi ko, mali ito. Ito ay utak ng katipunan kasi siya yung gumawa ng kartila ng katipunan. Utak ng katipunan. Kasi pag utak ng himagsikan, si Apolinario Mabini yun. Nagkapalit tuloy. Siya yung utak ng himagsikan. Okay? Si Apolinario Mabini. The gas lamp used in Lenten Street in Intramuros. Ito. Oh, possible na lalabas to. Kaya wag natin kalimutan. Itong si Kenki. The gas lamp used to lighten the street in Intramuros. The right of a person under arrest, Miranda Rule. Examines the nature and origin of human knowledge, epistemology. Holds that the sensory experience is the source of knowledge. Holds that the sensory experience is the source of knowledge, empiricism. Coined by Thomas Huxley, which means not knowledge but being able to know, agnotism.
not knowledge but being able to know agnotism. It seeks to find out that this is ultimately real metaphysics. Metaphysics, palapit natin. Metaphysics, yan. Horticulture, an art of growing flowers, fruits, and vegetables. Yan, horticulture. Arts of growing flowers and vegetables. Jus sanguinis, okay? The child follows the nationality or the citizens of the parents regardless of the place of his birth. Yan yung jus sanguinis, that a child follows the nationality or citizenship of the parents regarding of his place of birth. Jus sanguinis. 1956. Okay, lupang hinirang. Ito na yung term na. Yung our national anthem ay lupang hinirang noong 1956. Element. This is a place form of substance that cannot be decompose. But sinasabi, simplest form of substance that cannot be decomposed, elements. Ama ng panitikang Ilocano, Pedro Bucanig. Mas kilala siya sa kanyang ginawang Bucanigan. Bucanigan. Okay. Pedro Bucanig, Bucanigan. Yan. Intellectual appreciative experience. Okay. Thailand, formerly called Siam. Formerly called Siam. Siam, hindi ka nakaabot ng pulo. Henry Otley Bayer proposed the idea of the first Filipino came through the waves of migration. Sinasabi ni Henry Otley Bayer sa kanyang migration theory na kung saan ang unang dumating sa atin sa Pilipinas ay ang mga Aitas o Negritos. Pumapangalawa ang mga Indones at pumapangatlo ang mga Malays. Kaya tayo ang panghuli, Malays. Ako Malay, ikaw Malay, Malay mo, Malay natin, Malay ang panghuli. Who is the hero of Malayan race? Rizal. Okay. Cluster, Kambal Katinid. Trinidad Texon. Siya yung ina ng biak na bato. At ina ng cross na pula, Red Cross. Yan sa Red Cross. Ina dyan si Trinidad Texon. Truman Doctrine was an American foreign policy created to encounter the Soviet geopolitical expansion during the Cold War. Huwag niyo kalimutan yan. Truman Doctrine. Manila was named, distinguished, and ever loyal city by Legazpi. Kasi walang traitor sa Manila sa kanya. Ang traitor nasa Cebu. Mariano Trias, General Mariano Trias, first Vice President of the Republic of the Philippines. Siya yung Vice ni Aguinaldo, si Mariano Trias, Cavitino din ito. Okay, the direct vote of all the members of the electorate. Plebiscite ito. Plebiscito. Yan, important on public questions such as change in the Constitution. Plebiscite. Monotheist religion, Christianity, yan, Islam, at saka Judaism. Isa lang yung Panginoon. First Sultanate, Sultanate of Sulu. Diwatawan, the first land satellite by the Philippines. So, Diwatawan, huwag mong kalimutan. Diwatawan, franchise given the right to vote. Disenfranchise, removal of the right to vote. Antarctica, the largest desert, cold desert. Bicameralism, ibig sabihin upper house and lower house. Pag sinasabing lower house, House of Congress. Upper house, Senate. Okay, executive, the implementary body. Legislative, lawmaking body. Judiciary, the interpreter. No? Members dyan ang Supreme Court at saka Integrated Bar of the Philippines. Yan. Ural Mountain, separated Europe. Ural Mountain, separated Europe and Asia. Five ships by Magellan, Trinidad, Concepcion, Victoria, San Antonio, and Santiago. Tanong dyan, sino nakauwi? I-research nyo. Okay, Mongoloids, known as Yellow Rays. Okay. So, kung if you like my video, kung nagustuhan ninyo, tsaka may kahit konti kayong naaral, nalaman, huwag kayong isubscribe ninyo ako at tsaka i-comment nyo na sa baba kung ano yung gusto nyo ipa-search, ipa-research sa akin kasi magre-research ako para sa inyo dahil naka-promise ako na when I pass the exam last October 2, mag
bibigay ako sa inyo ng vlog. Thank you and hope you like it.